it started with the messenger chat, ano? Sinabi, nagpakilala siya na siya ay isang preso na nakukulong sa loob ng Bilibid. Para mapatunayan niya, nag-video chat siya, madilim, pero maaninag mo, ang suot niyang t-shirt ay maximum penitentiary. So, siyempre na-alarma tayo. Ang ginawa ko naman, to counter him, sinabi ko sa kanya, huwag mo nang ituloy yan, Brad. Sabi ko, baka matrace ka kasi naka-live tayong dalawa at matrace ka. So, pinatay niya, ang ginawa niya, we continued chatting dun sa messenger. Hanggat nagsasabi na siya ng sabi niya, meron akong alam dito na may tatlo ritong nakakulong na siyang possible behind dyan sa pagkamatay ng kapatid mo. So, bandang huli, kinikikilan na ako nito. Sabi niya, meron siyang audio recording na nai-record niya na yung namatay na middleman, ang binabanggit na pangalan ay si Bantag. Ako naman ay hindi maniniwala sa mga ganyang klaseng kwento kasi kahit sino pwedeng gumawa niyan eh. Subalit, nung sinasabi niyang papatayin ko kayo, pati yung pamangkin mo na sinabi niya yung pangalan, papatayin ko yan, huwag na kayong maglalabas ng bahay niyo, medyo na-alarma na ako. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko yung aming usapan. Sabi niya pa sa akin, nangunguha ka lang na impormasyon sa akin, sabi ko, wala ka pa namang binibigay ng impormasyon eh. Sabi ko, by the way, magkano ba ang inaakala mong ibibigay ko sa iyo kapalit niyang audio file na yan? Sabi niya, bigyan mo ako ng 1,000,000. Doon ako tumigil kasi alam kong extortion na itong nangyayari. Kaya nung dinak ko siya sa messenger, doon naman siya tumawag sa telepono ng dalawang pamangkin ko. Doon ako natakot. Kasi kung paano niya nakuha yung telephone numbers na yon, isang malaking hiwaga na para sa akin.